Nandito po si Summer Chef TV. Alam ko po kung bakit kayo nandito sa aking channel ngayon. Dahil namumroblema po kayo kung paano pataasin ang ating revenue. Parehas po tayo namumroblema kung paano pataasin ang ating revenue. May solution po tayo dyan dahil ito po ay bago ko lang siya na-discover. One day before lang nakita ko na kagad ang taas ng aking revenue. Kaya ang hangarin po ng channel ni Summer Chef TV, lalo na po itong bago kong tutorial, ay makatulong po natin mga vloggers na mga small YouTubers para din po sa hindi sa mga nahihirapan na kagaya ko na ilang buwan na po ako nahihirapan dito kung paano po at ano po ba ang dapat na nating gawin, ano ba ang dapat na maging solusyon kung paano po ba natin pataasin ang ating revenue. Kung itong gagawin nating hakbang, ito po ay maayos, malinis, natibo sa ating channel. Dahil pinaghirapan po natin ito ng ilang taon at na-monetize. Ang tanong ko po ba ay monetize na po ba tayo? Kumonetize na po kayo at alam nyo na po ang pupuntahan natin sa mga kay YouTube. Dito sa pupuntahan po natin ng mga gagawin natin ngayong araw, ng mga tutorial. Sana po alam nyo na po ito puntahan at kung hindi pa po, i-comment nyo na lang po sa baba. I-comment nyo po at lagi po kayong mag-notification bell. Pindutin nyo na po yan para lagi po kayong updated sa aking mga tutorial at sa aking mga recipe, mga tips, techniques, mga cooking po. Na mga basic andyan po, meron din po tayo dyan. Okay po? Okay mga Lods, so punta tayo dito sa Chrome natin. Ito yung Chrome, pindutin natin. Ako naka-direct na kasi ako dito sa Chrome. Naka-direct na tayo. So pindutin natin itong customize and channel. Nandito tayo sa customize of channel. Ito. Ito, naka-direct na kasi ako. Yan. Pindutin natin yan, madadirect tayo dito kay Studio YouTube. Yan, kita nyo yan. Madadirect tayo dyan. Tapos, yan, naglo-loading siya. Nakikita niyo itong tatlong toolbox sa ibabaw. Ito, pindutin po natin yan. I-desktop site lang po natin. Ito, nasa 9 minutes po ito. Pindutin po natin ito, yung nasa pinakababa. Ayan, yung title po, pindutin natin. Pagkapindut po natin ang title, nakita niyo po itong lumabas sa dollar sign. Pindutin po natin ang dollar sign, mga Lods. Ayan. Pagka-pindut niyo ang dollar sign, i-scroll lang natin yung screen pababa. Ayan, nakikita niyo po yan. Mga Lods, tingnan ninyo mabuti ah. Tingnan ninyo mabuti yung mga box sa ilalim. Kagaya ng mga overlay ads, wala pong check. Tapos itong ang ating, ano, wala po siyang mga check. Ibig sabihin, hindi pa po siya nalalagyan ng mga ano ni Lolo. So, yan po ang dapat nating bantayan. Yung mga lagpas natin na mga 8 minutes pataas. Yung iba kasing mga video natin, wala pa talaga siyang ads na mga ginagawa. So tayo po, titingnan natin mabuti kasi pinaghirapan natin to. Kaya lagyan natin, i-check natin, pindutin lang natin yung mga box. Ayan. I-touch lang po natin yan. Lahat. Tapos dito po sa baba, pindutin lang natin mabuti. Mga Lods, tandaan nyo po, pindutin yung mabuti ang ating ano ha. Ayan o, makita nyo mga Lods. Iisang ads lang ang nilagay ni Lolo. Ayan, nakita nyo yung ano, yung ad break. Iisa lang. Iisa lang ang nakalagay dito na ad breaks. So, ang gawin po natin, tingnan nyo pong mabuti gagawin ni Summer Chef. Ito, nakikita nyo to, ito, yung bar line na to na gumagalaw. Itapat nyo po to kung saan nyo gusto maglagay ng ads. Yan, tapat nyo po dyan, dito. Tapos, dito sa ibabaw, makikita nyo tong may plus sign, tapos ad break. Pindutin nyo po yan. Okay? Pagka-pindut nyo, tingnan nyo yung bar line, nakita nyo nagkulay blue. Pindutin nyo ulit tong plus ad break. Ayan, wag po kayong tumigil hanggang hindi siya pumuputi. Pag nagputi na po ito, ayan, tsaka niya na po kayo maglipat uli ng bar, itong bar line, ilipat nyo na naman uli sa susunod na minutes. Okay po, tapos pagka na pwesto na po yan, pindutin nyo itong plus add breaks. Ayan, nakita nyo nag-blue na po yung bar line. Pindutin nyo pa po uli, dalawang pindot po para mamuti siya. Okay, tapos i-adjust lang po natin ng ganyan. Okay, panoorin nyo lang po yung gagawin ni Summer Chef. Okay, lalagyan po natin yan. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan, tapusin lang po ninyo to. Panoorin nyo lang po ang gagawin ko. Ayan. Sunod natin uli dito. Ayan po. Plus add breaks. Isa pa, pindot. Tigda dalawang pindot po para po magputi po siya. Huwag nyo pong pababayan sa lang. Isang tuldok lang po dito sa plus add. I-double touch po ninyo para mamuti po yan siya. Okay. Tapos palitin lang natin, i-adjust natin ang ating video, ganyan. Tapos i-set up lang, i-set lang ninyo itong bar line.
balik kayo uli dito sa ating ano yan para makita yan. Tapos double touch lang natin para siya pumuti. Yan, palitin lang natin uli. Yan, ganyan. Adjust natin itong ating uling bar line. Yan, tadtarin po natin ito ng ads. Yan, mga ludes. Kasi lugi tayo dahil yung iba na mga viewers hindi tinatapos ang ating video. Ayan, hindi man lang matapos. At least nakatatlo o dalawa tayong ano, ads sa kanila. Diba? So, tadtarin po natin yan ng ads. Ayan. Tingnan nyo po yung ginagawa ni Summer Chef. Yan, i-adjust lang po ninyo yung bar line. Itapat ninyo kung saan yung gusto lagyan ng ads. Ganyan lang po. Tapos, plus dito sa ad breaks po natin. Ito. Yan. Double touch po ninyo. Huwag nyo pong pababayaan na yan po ay namumuti. Kailangan po yan ay blue. Kailangan puti na po siya bago nyo po siya iwanan. Okay? Yan. Double touch lang po ninyo yung plus ads. Ito, ad breaks. Double touch po ninyo. Yan. Para, yan. Kita nyo po yan. Ginagawa ni Summer. Ayan po. Ayan. Nakita nyo na? Okay na po yan. Tinadtad na po natin yan ng mga ad breaks. Ilan po yung ginawa natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ads po yung ginawa natin sa isang video natin na 9 minutes po yan. 9 minutes sa video. Tapos po, ipaliitin lang po natin. Makikita nyo po dito sa ibabaw, meron kayong makikita ang tawag nito. Ito po yung kulay blue na kanan sa ibabaw po ng inyong video. Pindutin nyo po yan. Pindutin nyo po yan. Tapos dito sa ibabaw uli, makikita nyo, scroll down ninyo, meron ditong save sa ibabaw na blue. Dito po sa ibabaw, pindutin nyo po rin yan. Hintayin nyo po yan. Nakita nyo, nag-upload na siya. Na, ibig sabihin, sinesave na siya. Okay? So, ganyan lang po. Ngayon, tingnan nyo uli. Tingnan nyo uli yung mga box. Wala na naman. Natanggal na naman. Ang gawin nyo po, i-check nyo mabuti. Pindutin nyo siya uli. Pindutin nyo yung mga box na yan. Huwag nyo pong iiwanan ang isang video nyo. Pagpunta po ninyo sa monetization, huwag nyo pong pababayaan na iiwanan nyo na agad. I-double check po ninyo hanggang kaano po siya. Ayan. Lahat kailangan ng mga box na yan ay nakacheck dahil kayo po ay 9 minutes pataas. Karapatan po natin yan. Okay po. Pag napindot nyo na po yan, i-check nyo uli dito sa may bandang kanan sa taas. Ayan po. Save nyo na po yan. Uli. Ayan. Ganyan po ang pag-check ng ating mid-rolls. Kailangan, pag nag-blue na, nagputi na po yung blue, na-deliver na po, na-save na po siya, i-check nyo uli ang inyong mga box. Baka bumalik na naman. Ayan po. Nawa hindi po nakacheck, hayaan nyo na po yan dahil si Lolo na po bahala dyan. At least, meron na po tayong mid-rolls na ginawa sa mga ad natin, nilagyan natin siya ng mga ads. Okay po? So, ganyan lang po, kasimple. So, ganyan lang pong gagawin natin. Isa pa po. Mga ludes, sana may natutunan po kayo sa bagong tutorial ni Summer Chef TV kasi gusto ko po, yung channel po na to, gusto po talaga makatulong sa atin mga small YouTubers. Para po to sa inyong lahat. At saka gusto ko po i-share kung ano po yung naging experience ko. 2 months na po yan, nakahanap po ako ng solusyon. Yan po ang unang-unang hakbang na gagawin po natin. Tingnan po natin muna ang ating mga video pataas, ng 8-minute pataas. Diyan po tayo mag-umpisa. Bago po tayo gumawa ng panibagong hakbang. Okay po? Mag-comment lang po kayo, huwag niyong kalilimutan. Pindutin ang notification at subscribe po kayo sa video na to. Okay po? Support lang po kay Summer Chef TV. Paalam po. Sana po may natutunan tayo. Paalam!